Welcome back mga ka-DIY! For today's video, mag-unbox tayo and review ng bago kong tools. Ayan, so nabili natin to sa Shopee. Ilagay ko pala yung link sa video description kung saan nyo siya mabibili. So ngayon, titingnan muna natin if sulit ba or legit or magandang quality yung tools na to na nabili ko sa Shopee. So kayo na rin yung mag-decide kung magugustuhan nyo siya tsaka sulit yung presyo para sa kanya. So ito ay DC grinder set. So ayan, kita naman sa picture. Mini grinder to na pwede natin magamit sa mga DIY project natin mga ka-DIY. Ayan. Buksan na natin mga ka-DIY kasi excited din ako. Tinanggal ko na kagad sa packaging eh. So ayun! Pag binuksan natin siya, ito kagad yung bubungad sa atin, yung mini grinder. Ayan. Ayan siya oh. Cute nga, mini. Magandang additional tools to sa akin mga ka-DIY kasi matagal ko nang gustong magkaroon ng ganito kasi meron akong DIY nito kaso medyo nahihirapan na rin akong gamitin eh kasi gumagawa tayo ng mga portable power supply, so power backup generator. Ito nga pala yung link para sa video na yon, yung mga backup power generator natin mga ka-DIY. Gamit na gamit ko yung mga mini drill. So ito yung dati kong ginagamit na drill mga ka-DIY. So meron akong drill bit dito, tapos ito DIY chuck lang, tapos grinder, tapos DC motor. So ito yung ginagamit ko na matagal. May mga blade pa ako, di ba? Kinaga ako tong gamitin. Pero ngayon, ayan, nagkaroon na tayo ng lakas ng loob na bumili ng bago. Kasi kailangan ko na i-maximize eh. Kailangan ko ng medyo maayos-ayos. Okay naman to, kaso tsatsagayin ko lang gamitin. So, gusto ko i-try. Baka mas mapabilis yung trabaho ko kapag meron na nito mga ka-DIY. So, ayun. 12 volts nga pala itong mga ka-DIY. Ayan, dito yung DC input niya. Tapos, ito, yung i-hold mo para ma-loose and lock mo yung bit. Ayan, ito yung pipindutin mo. Tapos, ito yung on-off switch niya. Sa package, yung mga kasama niya, syempre yung sarili niyang power adapter, ayan, 12 volts 2 amps, so ayan, ayan, tapos ito yung connector niya, ayan, focus, ayan, medyo maliit, tapos ito yung mga included na accessories niya mga ka-DIY, so meron siyang drill bit na iba-ibang size, 5 pieces mga ka-DIY, ayan, kita nyo ba? Sanding disc na dalawa maliit. Ayan. Tapos, iba-iba pang bit. Mostly for sanding to mga ka-DIY eh. So, baka hindi ko magamit tong mga to. Kasi, ang paggagamitan ko nitong drill na to is pang butas eh. Tsaka pang tanggal ng plastic eh. So, baka ang magamit ko lang is itong drill. Tapos, gagamitan ko na lang nitong... Ito. Tatanggalin ko na lang to. Tapos, ikakabit ko na lang dyan. So, ayun. Tapos, ano pa bang laman niya sa manual? Ay, sa box is manual. Tsaka, ano ba to? Chinese, eh. Hindi nyo rin maintindihan. Pero, ayun. As is naman yung paggamit, eh. So, ngayon, itetest ko siya mga ka-DIY. Itetest natin sa paggawa nito. Ayan. Diba nakikita nyo yung mga backup generator ko is binubutasan ko mga ka-DIY. So ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ba piniprepare yung box na yon. Gagamitin natin itong bago nating mini drill set. Mini grinder, mini drill. Mini drill, mini grinder na rin siya. So ayun, so testingin natin mga ka-DIY. Kasi ito kasi bago maging backup generator to, maraming dinadaan ng process to. Bubutasin ko pa yan isa-isa, tapos sa loob may mga bako-bako pa yan na kailangang pantayin. So, ang ginagamit ko dati is ito. Ngayon, ang gagamitin natin is ito mga ka-DIY. Try muna natin i-power mga ka-DIY bago natin gamitin dun sa CCTV box na yon. Ayan, tanggalin natin. Tapos try natin kung magpa-power on siya. Ito, may saksakan ako dito mga ka-DIY. Tapos, ayun, kabit mo lang ganyan. Tapos, rinig nyo ba mga ka-DIY? Ayan.
try natin magkabit ng drill bit. Yan. Pwede na kaya to? Parang malaki. Palitan ko lang yung kumakagat sa drill. Sakto na ba to? Testingin natin ibutas mga ka-DIY yung medyo matigas. Tapos ayun na, ipipress nyo para malak. Kasi pag hindi nyo pinirest, hindi nyo siya malalak. Yan. Kita nyo ba? Ayan. Testingin natin magbutas mga ka-DIY. Testingin natin mga ka-DIY. Ito yung takip ng stick-o. Ayan na, stick-o yan. Testingin natin kung kayang-kaya niya mga ka-DIY. Kung kayang-kaya niya mga ka-DIY. Ayun. Madali naman yung nabubutas mga ka-DIY. Okay. Okay naman. Legit. Malakas siya. Tsaka hindi siya mukhang mumurahin mga ka-DIY. Try naman natin ito. Ito yung kakabit ko, yung sa grinder. Kailangan natin yung pinakamalaki. Yung may tape na to. Maluwag na kasi to dun sa dati kong grinder Ayan. Ayos, kayang-kaya mga ka-DIY. Try ko pala yung ibang adapter na mas malakas kung may epekto ba. Parang mas malakas ah. Yung kay Lito Kala na adapter yung gagamitin ko mga ka-DIY. Mas malakas. Mas malakas yung adapter ni Lito Kala kesa yung kasama niya na pre na adapter. Siguro yung pre na adapter nito, yung pre adapter niya nakalagay kasi 12 volts, 2 amps. Baka 1 amp lang yun mga ka-DIY. Tapos yung kay Lito Kala, ayun, legit na 2 amps yun kaya mas malakas. Kayang-kaya niya mga ka-DIY. Walang kahirap-hirap. Ngayon, try natin dun sa battery box. Battery box na ginagamit ko sa solar generator mga ka-DIY. Ito siya, ayan. Oh, eh, brand new pa ito mga ka-DIY. Silyado pa. Ito nga pala, yung size nito is 255 by 200 by 80. So ito yung mas malaking version. Kasi yung ginagamit ko is mas maliit. 200 by 150 by 80 yun eh. Ayan. Tapos ayan, pag nabuksan nyo siya mga ka-DIY, nakikita nyo may mga ganito pa siya. Ayan, mga umbok-umbok dyan, kabitan ng tornilyo. So yung mga yan, tinatanggal ko lahat yan para yung battery, pag nilagay mo dyan,
flash yung ano niya, flat na flat, walang mga nakombok, pantay na pantay mga ka-DIY. So ito, ganito yung ginagamit ko, or yung before nga, ito yung ginagamit ko. So ngayon, ito gagamitin natin, i-try natin mga ka-DIY. Natanggal ko na lahat yung mga ganyan gamit yung bago nating grinder. So, hirapan. Pero syempre, iinit siya konti kasi motor to mga ka-DIY eh. Siguro pagpapahingahin mo na lang kapag tuloy-tuloy yung trabaho. Yung ingay pala na yon is nagagaling dahil siguro hindi balance tong blade na to. Kasi pag tinanggal naman natin yung blade, pakinggan nyo, umuugong siya. Pero kapag tinanggal ko yung blade, ito mismo, wala na siyang ugong. O, oh, diba? Tahimik lang siya mga ka-DIY. Yan lang yung tunog niya. So, itong blade ko na to is hindi balance. Tingin ko. Kailangan ko sigurong iluwagan ulit kasi siya yung nagkokos ng malakas na ugong eh. Tapos, ayun. So, yan na yung first step ko dito sa DIY backup generator. Tinatanggal ko yung sa loob. Next naman is bubutasin ko to mga ka-DIY. So, pakita ko rin para makita nyo kung paano ko ginagamit yung ganito para mabutas ko to. Wala kasi ako nung step drill na malalaki na pwede mong irekta dyan para bubutasin niya. So, may ginagawa akong technique para mabutas ko to gamit yung mini drill. So, ayan mga ka-DIY. Ito nga pala yung cigarette plug. So, nilalagay ko yan dyan tsaka dito yung USB. Ito, itong butas na to medyo malaki, kaya sinusukat ko nito gamit ito, yan. So, ang bubutasin ko is itong block. So, gamit itong mini drill natin, or mini grinder, ipapakita ko kung paano ko siya binubutas mga ka-DIY. Ito yung ano, pinagbabawal na technique. Hindi, ano lang to, wala kasi akong step drill. Yung step drill, yun yung pang butas talaga. Eh, since wala ako nun, hindi pa tayo kompleto sa gamit, gawa-gawa muna ng paraan mga ka-DIY para mairaos. Yan. Natatawa yung misis ko mga ka-DIY. Tinatawanan ako. Yan. Yan ah. Ito yung gagamitin mo is drill. Eh, buhayin mo, bubutas mo lang ng ganyan. Kita nyo ba? Yan. Once nabutas nyo na yung ganyan, start nyo siyang igalaw. I-push nyo lang siya pa side. Yan. Nakita nyo, nabubutas niya, di ba? Oh, para akong nagdi-drill lang pabilog. So, susundan ko lang yung guhit. Yun nga lang. Dito kasi, pwede kong baligtarin yung polarity nung ikot ng drill. Dito, hindi ko pwedeng baligtarin kasi built-in unless puputulin ko yung wire. Kasi dahil baligtad yung ano ko, naiipon yung plastic dito. Pero kung baligtad yung ikot niya, walang naiipon. So, ayun. Commercial lang yun. Tuloy natin mga ka-DIY. Yan, ganito ako magbutas mga ka-DIY. Kapag pala medyo masikip, madali naman na ito paluwagin basta nabutas mo na, o diba? O, ganyan. Ganyan kahirap yan gawin. Hindi basta-basta. Pagugugulan mo talaga siya ng time, mga ka-DIY. Yun. Tsaka dedication, passion, yun. Ipupush mo lang pa side, o diba? Ang galing, diba? Nagdi-drill ka pa tagilid. Dito ko lang yan natutunan mga ka-DIY. Nakikita nyo ba?
Di ba? Success. Oh, tapos nililinis ko na lang tong butas na to gamit yung isa kong tool. So, ayan, di ba? Ang pangit niya. Tapos baka hindi pa kasya. Kasi hindi ko nasakto eh. Nag-iingat ako eh. Ma-okay na yung masikip kesa yung maluwag. Pag kasi maluwag, makikita lalabas sa butas. So, pag ganito naman, madali ko na siyang nalilinis. Ayan o. Oh. Kinukutsilyo ko lang yan o. Oh. Nalilinis ko na siya. Ayan. Babalik ko na yung ano niya, gasket niya, rubber gasket. Pag pala gusto nyo bumili nito ha, meron tayo sa DIY Pinay Shop niyan. Check nyo lang. Check nyo lang yung link below sa video description. Pwede nyo itong mabili sa DIY Pinay Shop. Tapos, ayan, sakto na siya. Mas okay kasi yung sakto kaysa sa maluwag, mga ka-DIY. Yan, tapos ganyan na siya kinakabit. O, diba? Ganyan. Oh. Tapos dito bubutasan ko rin ganun, tapos switch. Depende na sa gusto niyo mga port 'yan. At ako kasi naglalagay ako ng cigarette plug eh. So ayan. So ayun. So gamit natin yung ating bagong mini drill grinder mga ka-DIY. Para sa akin sulit na 'to at saka magandang investment na kasi gumagawa ako ng mga solar generator. So kailangan ko talaga siya. Pero kung ikaw, isang beses mo lang naman kailangan, okay lang kung wala ka nito. Kahit maghanap ka na lang ng mga motor dyan, pwede naman. Diskarte mo na lang. Pero kung halimbawa, gagawin mo siyang hobby talaga at marami ka pang future project na mapapagamitan, sulit na siyang bilhin mga ka-DIY. Yung presyo nga pala nito, is ipakita ko sa inyo mga ka-DIY. Huwag kayong magugulat ha. Sa akin kasi investment eh. Ayan siya. 575. Oh, ayan. Abangan nyo sa 12-12. May 10% cashback tsaka free shipping. So, ayan siya. Sulit na para sa akin mga ka-DIY. Yun. Ayan na, Shopee. Ayan, Shopee. Tapos, huwag nyong kalimutan na... Ayan. Follow nyo yung shop namin na DIY Pinoy. Ayan. DIY Pinoy Shop. Ayan o, oh, ayan o. Oh. Sa mga nagpa-follow na pala, maraming salamat. Ayun. Thank you nga pala kasi bumibili kayo sa shop namin. Yung mga konting kinikita namin dun is nagagamit namin katulad yan. Nakabili ako nito. Salamat, Shopee. Ayun. So, para sa akin, overall, okay na siya mga ka-DIY. Kasi yung purpose niya para sa akin is nagagampanan naman niya. Ayun o, oh, nalinis niya. So, yun lang, sana nag-enjoy kayo sa bagong video natin. Tsaka, abang-abang lang kayo, mag-upload din tayo ng mga solar videos. Kasi, syempre, mahirap naman kapag puro solar lang, tsaka battery yung pinapakita ko sa inyo. Yung channel kasi natin, DIY Pinoy. So, hanggat maaari, gagawin natin na iba't ibang content siya na DIY. So, katulad dito, isa sa mga DIY tools natin na mapapakinabangan natin mga ka-DIY. So, abangan nyo pala. Yung mga susunod pa naming video, may mga parating pa kaming raffle. So, ayun lang. Kung hindi ka pa pala nagsusubscribe sa ating YouTube channel, please, magsubscribe ka na. Ayan, click mo lang yung subscribe button, tapos click mo na rin yung bell. Gawin mong blue, wasakin mo. Kasi kapag nilalike nyo pala, tsaka kiniklik nyo yung bell, ayan, nadidetect yan ni YouTube, tsaka para mas dumami pa yung subscribe natin, mga ka-DIY. Tapos, mas marami pa tayong magagawang project. So, yun lang. Thank you for watching.